Sa halos apat na taong pagtitinda ni Aling Remy sa kanyang pwesto sa Burnham Park sa Baguio City, malaking problema pa rin daw ang paninigarilyo ng ilang individual. Anya, bagamat open space ang kanilang pwesto, malaking banta pa rin daw ito sa kanilang kalusugan. Saan? Pero ngayong mahigpit na po sila. Lalo mga karamihan na nahuhuli mga bisita, minsan mga kabataan din dito. Lalo yung Yossi, ang baho. Sakit sa mas maganda pang ikaw yung mag-Yossi kaysa ikaw yung nakakaamoy. Kaya naman sila na mismo ang nagpapaalala sa mga customer at sa mga turista sa mga dapat at hindi dapat gawin sa lungsod gaya ng paninigarilyo. Akin naman, para rin sa ikabubuti nila. Kaya lang nga po, paminsan hindi nila alam, kami na po ang nagsasabi sa mga bisita. Kasi naawa rin naman po kami na magbabayad sila. Kasiraan din po ng Baguio pagka nabibigla sila sa multa. That's it. Ito my third time with my kids. That's it. And alam ko naman yung mga bawal dito. Yung manigarilyo, kahit saan, magkala. Ayon sa Public Order and Safety Division, umaabot sa halos 20 violators ang kanilang nahuhuli kada araw na lumalabag sa Ordinance No. 34, Series of 2017. Karamihan po sa Burnham area. At akala kasi nila makakatago sila dun sa mga puno. Pero marami po kaming enforcers na umiikot talaga. At minamanmanan yung mga medyo nakatagong lugar kung saan nagpupunta yung mga gustong mag-vape. Dito sa Baguio City ay mahigpit na ipinapatupad ang Ordinance No. 34 Series of 2017 o mas kilala bilang anti-smoking ordinance sa lungsod na nagbabawal sa paninigarilyo at paggamit ng vape sa mga pampublikong lugar gaya ng mga parke, simbahan at paaralan. Maigting na binabantayan ng PUSD ang mga stores na nagbebenta ng mga vape at sigarilyo na kadalas ay patagong nagbebenta. Katunayan, noong nakaraang taon, 2 stores na nagbebenta ng mga vape ang agad nilang ipinasara dahil sa paglabag sa nasabing ordinansa. Ang mga mahuhuling naninigarilyo o nagbe-vape at mga establishmentong nagbebenta ng sigarilyo o vape ay maaaring patawan ng multa mula 3,000 hanggang 5,000 pesos na nakadepende sa violation. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.